Gagi, nabiyak. Sa wakas, madadala na natin si Bullet sa Suzuki Venworks kung saan ako nagpapagawa ng motor. Lumipat na nga pala sila ng pwesto. Same street lang pero nasa bungad na. Mula dito sa kanto, tanaw na tanaw yung bukas na malaking gate at may tarpaulin na Suzuki Venworks. Mas pinaluwag, mas presko at kaya na nilang mag-accommodate ng mas maraming customers. May maluwag na paparkingan at mas maluwag din yung service center nila. At mas ginandahan pa ang servisyo dahil may waiting area na. May magazine, may TV at may billiards. Na pwede kang maglibang habang naghihintay. Ako, dito naman ako nalilibang sa iba't ibang concept ng Raider 150 Fi. At ayun na nga si Bullet, nakasalang na. Mga basic maintenance lang naman ang kailangan natin. At mga issue na naramdaman ko dahil sa pagkaka-stack niya. Gaya nitong caliper, pinabaklas ko na agad at pinalinisan. Umi-stack up na kasi. Ito yung mga kinailangan namin, pang change oil at oil filter. Tapos bumili na rin ako ng bearing at water and dust seal para sa bearing natin. Protection yan. At habang ginagawa yung motor natin, libang na libang naman ako sa aso na to. Araw-araw naliligo, araw-araw madungis. Alam nyo ba kung bakit umiipit o parang makapit yung caliper natin? Pwedeng sa linis ng caliper o sa bearing, kaya pinagawa ko ng sabay. Pagkatapos, diretso change oil na tayo. At napatagas na nga, kita nyo naman, muntik nang umitim. At yung oil filter natin, palitin na rin. Pinalitan na rin yung headlight bracket natin. Binigay lang to ni Dale at nagpapasalamat kami ni Bullet. Pagkatapos sa change oil, kinabit na yung bago nating headlight. OEM lang tong binili ko, ang mahal kasi ng original, hindi pa kaya ng budget. Ang pangit nga, yung low beam niya, high beam. Tapos pag nag-signal light ka, nag-hazard ang kulit. Pero nagawa naman namin ang paraan kaya ayos na. Medyo ayos lang pala. At tinanggal na nga natin yung naka-cover na plastic para makita kung maganda ba talaga. All good naman pala, ang pogi na ni Bullet, mukha na siyang motor. At ito naman yung resulta ng pinagawa natin sa front wheel. Free wheel na siya at smooth na rin yung preno. All good na, tara sa bahay naman tayo. Sakto rin yung timing, dumating yung mga order ko from online shop. Malit na accessories dun sa na-damage, tsaka mga konting eche-bureche lang, kaya tara, install na natin. Kinuha ko na rin yung bar end ko na kinain ng kalawang na binabad ko sa suka. Kung mapapansin nyo, humiwalay na yung ibang kalawang. At lumambot na rin yung iba pang nakadikit sa bar end. Kaya konting punas lang yan, tanggal agad ng mga kalawang. Huhugasan na lang, papatuyuin, tapos pipinturahan. At ito, napinturahan ko na. Primer lang muna kasi wala pa akong itim na spray paint. Nang matuyo, niready ko na para ikabit muna pang samantala. Alam nyo ba, ang bigat ng bar end ay nakakatulong para sa control natin sa pagmumotor. At nakakatulong din to para malesen ang vibration ng ating manibela. Kaya kinabit ko na agad pang samantala. Madali lang naman baklasin pag spray paint ko na ng itim. At ito naman ang nabasag nating clutch holder na sobrahan ako ng pihit dyan kaya nabasag siya. Buti na lang dumating agad tong pamalit natin na may 10mm na lagayan ng side mirror. Nang ma-install ko na, naisipan ko namang ilagay itong pipe ng Bilen Exhaust, yung Carbon 370. Ito yung nakalagay sa motor nating si Uno. At naisipan kong ilagay dito kasi mukhang babagay dahil itim yung motor natin. Nang ma-install ko na yung pipe, nilagyan ko na rin agad ng sticker natin. At pagkatapos nun, tinuloy-tuloy ko na yung pagpapaligo kasi pinaligoan ko na to kanina, hindi lang ako mapakali na palitan yung pipe. At eto na, presentable na ulit. Konting repaint na lang ng fairings at syempre decals, baka naman. All good na si Bullet, street GP concept na talaga siya. At ginagamit ko na rin siya sa araw-araw. At napalitan ko na nga rin pala siya ng bagong battery para hindi ako hirap na hirap kakapadyak. At in-install ko na rin agad, ito nga pala yung OD battery. Isa to sa mga matagal ko nang ginagamit. Mio days pa lang, ito na yung binibili ko. Mura lang kasi, tapos quality pa kahit papano. Pagka-install, in-start ko na agad para matesting. Okay na. Alam nyo ba na nilabas ko talaga tong si Bullet dahil merong karerang paparating. Nainganyo lang ako na i-setup siya ulit kasi nauuso na yung street GP concept. At kasabay nito, nire-ready ko na rin siya para sa racetrack. Sa 24 and 25 yon, kaya ilang araw na lang at naghahanda na tayo ngayon. Gaya nitong race cowling natin, i-repaint ko na lang to para mas pogi tignan lalo na sa racetrack. Marami pa akong kulang tulad nitong gulong sa likuran. Sponsors, baka naman. Pero kung wala, pagtyagaan na natin yan. Ito naman yung suit kong last pag. Kailangan ko na rin tong linisan dahil matagal kong hindi nagamit. Halos isang taon din yata. Isa rin to sa problema ko, yung helmet na susuotin. Meron nga double D-ring, maluwag naman na yung foam dahil sobrang tagal na rin ginagamit. So yan guys, abangan nyo yung susunod nating vlog. Patungkol naman to sa racetrack preparation natin. Bike build pa rin ni Bullet ang gagawin natin. Preparation natin yon para sa karera at makikita nyo kung anong bagong looks niya. Gagawin natin yon bago pumasok ang race. Papakita ko yun sa inyo. Abangan nyo yung vlog doon at pagdating naman sa helmet, ayan, abangan din natin kung may darating tayong bagong helmet at isa dyan siguro baka ipamigay ko sa inyo. Abangan nyo yun guys, tapos
kung mayroong mga sponsors na papasok, no, salamat salamat. At dito sa Dalwa, itong sunglass na gamit natin, may magagamit tayo sa track dahil napakainit doon. Salamat sa pag-sponsor, Dalwa. Ayan, salamat sa sunglass, napakaangas, diba? So yun, maraming salamat sa mga gusto pang magpatest sa racetrack, na mga gustong mag-sponsor. Ayun, tumatanggap po kami para rin makaluwag-luwag kami sa mga events namin yon. Salamat, salamat. So yun, hanggang dito na lang muna ating vlog. Abangan nyo yung kasunod, yung preparation natin at hanggang sa mismong karera na sa racetrack na, no? Abangan nyo yan. At ayun, dating gawi pa rin, more on racetrack tayo, mas masaya, mas solid ng mga action. Yung mga na-miss nyo, ito na ulit yun. So yun, tara na. Maraming salamat. It's your boy, Awel Moto, walang bisyo, simba lang. Ciao!